sa aming ipadama. Pag-ibig ng Diyos at dalhin ang krus ni Kristo. Purihin ang Diyos Ama. Purihin si Jesucristo. Purihin ang Diwang Banal, San Padre Pio, Pari ni Kristo, alagad ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo ng Panginoon Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sa araw ding ito, ipinagdiriwang natin ng kapistahan ni San Padre Pio ng Pietrelcina, isang banal na pari, isang Kristiyanong sumunod kay Jesus Nazareno sa pagbubuhat ng krus, sa pagmamahal at awa. Hilingin natin kay Padre Pio, tulungan tayong makasunod kay Jesus Nazareno. Tulungan tayong maging handa sa kanyang awa at biyaya upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo si San Pio ng Pietrelcina ng espiritu ng katotohanan at pagmamahal para pangasiwaan ng iyong bayan. Ipagkaloob mo ngayon siya'y pinararangalan na umunlad kami sa pagtulad sa kanyang pagkauliran at itampok kami bilang tugon sa kanyang mga kahilingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatutuo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y iahayag ng mapagpalang Diyos ang makapangyariang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ninuman. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang kusa.
lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang ng Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso mo'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Magsitayo po ang lahat. Salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating at dating ang mga taong nangagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay nila ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumighig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tigi 100 butil. At malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang Diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit nang malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga.
Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtityaga hanggang sa mamunga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pagamat maulan ay nagparito pa rin po kayo upang ipagdiwang ang banal na misa at makapagbigay pugay sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw ding ito, ipinagdiriwang natin, gaya ng sabi ko kanina, ang kapistahan ng isang paring banal. Isang santo na napaka-popular, napaka-tanyag, sapagkat sinasabing marami siyang mga himalang ginawa, nabubuhay pa lamang siya, at lalo't higit ngayon na siya'y isang santo na at kasama ni Jesus Nazareno sa langit. Si San Padre Pio ng Pietrelcina, o mas kilala bilang tawag ay Padre Pio. Kaya bigyan din natin si Padre Pio ng masigabong palakpakan. Alam niyo po, si Padre Pio ay may marubdob na debosyon sa ating Panginoong Jesus Nazareno na nakabayubay sa krus. Ito ang lagi niyang pinagdadasalan, lalo na pagkatapos magmisa. At kung kayo po'y nagtataka, bakit sa harapan natin, bukod dun sa imahe ni Padre Pio, sa dulong kaliwa, ano naman itong nasa kwadro na nasa harapan din natin? Mapapansin niyo po na may parang panyo sa gitna ng kwadro at may mga bakas ng dugo. Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, ang debosyon ni Padre Pio kay Jesus na nakapako sa krus ay noong September 20 ay pagkatapos niyang magmisa, habang siya'y nagninilay, nagdarasal sa harapan ni Jesucristong nakapako sa krus, ibinigkaloob sa kanya ang isang natatanging biyaya sapagkat wala siyang ibang hangad kung hindi matulad kay Jesus, maging kawangis ni Jesus. At ibinigay sa kanya ang biyayang tinatawag na stigmata, ang matanggap niya ang mga sugat ni Jesus, ang limang sugat ni Jesus, sa kamay, sa tagiliran, at sa paanan. 50 taon niyang dala-dala sa kanyang katawan ang mga sugat ni Jesus. Siya ang unang pari na tumanggap nito. Kaya kung mapapanood nyo sa YouTube, habang siya'y nagmimisa, kaya nakita nyo yung kanyang imahe, merong benda sa kanyang kamay kasi tumutuloy at umaagos pa rin yung dugo sa sugat, lalo't higit kapag siya'y nagmimisa. Ngunit, lalo na kapag siya'y din nagmimisa, tinatanggal niyo yung guwantes niya. Kasi nga, kailangan niyang humawak sa katawan at dugo ni Jesus. Ngunit, para mapigilan yung pagdugo,
dugo, gumagamit din siya ng panyo na inilalapit niya sa sugat niya. Diba? Pag may sugat tayo para huminto yung dugo, pinapahid natin at idinidiin natin. Kaya yung panyo pong yan, ang isa sa mga panyo at isa sa buong panyo pa na mayroon na relikya upang idampi sa kanyang mga sugat. At tayo po ay mapalad dito sa Quiapo na sa kapistahan ni Padre Pio ay naririto, sumasagisag din sa banal na sugat ni Jesus Nazareno. Ang panyo pong ito ay iniregalo ng mga pari ng San Giovanni Rotondo kung saan nakahimlay ngayon si Padre Pio sa Yumaong Jaime Cardinal Sin, Arsobispo ng Maynila, at ibinigay ito ni Cardinal Sin kay Arsobispo Socrates Villegas na kanyang kalihim noong panahon na yon. At bagamat hindi karapat-dapat, ito naman po ay ipinagkaloob sa akin ni Arsobispo Socrates Villegas, lalo na po nung ako'y nasa Greenbelt Chapel pa, sapagkat doon ay pangalawang patron namin si Padre Pio. Kaya nga't nang ako'y ngayon mapunta dito sa Quiapo, kasakasama ko siya upang ibahagi ko din sa inyo ang biyaya na nagmumula kay Padre Pio. Mamaya po, pagkatapos ng misa, magkakaroon tayo ng pagkakataong magpugay sa relikyang ito. Pero mga kapatid, huwag lang nating isipin na ito'y tungkol lamang sa paghihirap at pagpapakasakit ni Padre Pio. Hindi ko alam kung naisip nyo, baka iba sa inyo siguro sinabi, sana ako din. Di ba merong iba? Sana all. Gusto nyo bang magkaroon ng sugat katulad ni Jesus Nazareno? Pero hindi po biro yon. Nung ito'y natanggap ni Padre Pio, sabi ko nga ho sa inyo, 50 taon, dala-dala niya yung sugat. Dumudugo, mahapdi. Lalo na kapag tumatapak siya. Mahirap. Kaya nga, ito ay sumasagisag din ng pakikiisa niya sa paghihirap ni Jesus Nazareno. At bukod sa paghihirap na iyon ng sugat, dumanas din siya ng paghihirap ng pangaalipusta. Marami rin tao, at nakakalungkot mang aminin, maging sa loob ng simbahan, hindi siya agad pinaniwalaan. Akala nga ng iba, ang paratang ng ibang kahit mga pari po, pinaratangan siya na gawa-gawa lang niya yan. Sinugatan lang niya yung sarili niya. Kaya nga't dumating yung panahon, pinagbawalan si Padre Pio magmisa sa harap ng mga tao. Parang pinarusahan pa siya. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ganun kadaling tanggapin yung sugat. Kasi hindi yon para sumikat siya, kundi para lalong makaisa siya sa krus ni Jesus. Masakit yun sa kanya kasi ang kanyang kaligayahan, magmisa at magpakumpisal. Pero pinagbawalan siya. Chinismis pa siya ng mga tao. Sabi, yung Padre Pio yan. Kaya yan nagaganyan para lumapit yung mga babae sa kanya. Pinaratangan siya, ang daming fake news na ibinato din sa kanya. Kaya hindi lang yung sakit ng sugat, yung sakit ng pangaalipusta, ng chismis, at yung sakit ng kalungkutan kasi para siyang nag-iisa. Walang gustong lumapit sa kanya kasi nga pinarusahan siya. Halos ikulong siya. Alam niyo raw po, matapos ng 50 taon nung siya'y namatay, laking gulat ng mga tao, laking gulat ng mga kasamahan niyang pari, nang tinanggal yung benda, pagkamatay niya, wala, nawala lahat yung sugat. Napakakinis. Sabi nga nila, nung kamay, tagiliran at paanan ni Padre Pio, ni peklat wala. Alalaumbagay,
yung sugat lamang ay dinala niya nung siya'y nabubuhay na, nabubuhay pa. Pero mga kapatid, dumudulog tayo kay Padre Pio, hindi lamang dahil dinala niya ang sugat ni Jesus Nazareno. Dumudulog tayo kay Padre Pio, hindi dahil sa mga sakit at hirap na dinanas niya. Dumudulog tayo kay Padre Pio, hindi lang dahil sa mga himalang ginawa niya. Alam niyo si Padre Pio daw, alam niya ang kasalanan ng mga tao sa kumpisalan. Alam niya, pag lumapit yung tao sa kumpisalan, may tinatago pang kasalanan. May ibang tao kasi pag nangungumpisal, hindi kinukumpisal lahat. May tinatago kasi nahihiya. Pagagalitan pa niya, sabihin niya, meron ka pang hindi sinasabi. Meron ka pang tinatago. At alam din ni Padre Pio, kapag yung nangungumpisal, hindi talaga nagsisisi. Kaya sasabihin pa niya sa iba, alam nyo, may pagkamasungit din si Padre Pio, no? Kahit santo, alam mga santo, parang tao din. Sasabihin niya, umuwi ka na, saka ka na bumalik pag talagang nagsisisi ka. Hindi ka pa lubos na nagsisisi kasi uulitin mo pa yan pagkatapos ng kumpisal na ito. Kasi kapag nagsisisi ka raw, hindi mo na uulitin yung kasalanan. Kaya sasabihin niya, umuwi ka na. Hindi ka pa talaga handa sa kumpisal. Pero higit sa lahat, kaya tayo dumudulog sa Kanya sapagkat ang lahat ng ginawa niya nagbibigay buhay. Yun ang krus ni Jesus Nazareno. Hindi lang tungkol sa pasakit. Pwede tayong lahat magpakasakit. Sabi ko nga sa inyo, di ba? May mga tao nga nagpapapako sa krus eh. May mga taong naglalatigo, nagsusugat ng sarili. Pero ang tanong, nagbibigay buhay ba ito? Nagbibigay kaligtasan ba ito? Nagbibigay pagmamahal ba ito? Kasi kahit masaktan ka ng masaktan, pero kung hindi ka naman lumalago sa pagmamahal, hindi ka lumalago sa awa, hindi ka lumalago sa kabutihan, hindi ka nagbibigay buhay, kulang ang pagpapakasakit. Kasi hindi naman yun ang krus ni Jesus Nazareno. Minsan nakala natin tayo mga Pilipino lalo na, ang krus ni Jesus Nazareno tungkol sa paghihirap, tungkol sa pagpapakasakit. Kaya minsan gustong-gusto natin yung nasasaktan. Kaya di ba madrama tayo eh. Okay lang, sige, saktan nyo ako, saktan nyo ako. Okay lang ako masaktan. Kaya minsan sa devotion natin, sige, masaktan ako, sugatan ako, mapagod ako. Opo, mahalaga yon, pero hindi doon nagtatapos. Namamanata tayo, nagsasakripisyo tayo, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, pero ang lahat ng iyan, katulad ng krus, nagbibigay buhay. Nagbibigay kaligtasan. Kaya doon banal si Padre Pio. Kaya kahit pinararatangan siya, tahimik lang siya. Mapagkumbaba siya. Masunurin siya. Alam nyo, maraming naniniwala kay Padre Pio nung panahon na siya'y inuusig. Kung ibang tao siguro si Padre Pio, nung pinagbawalan siya, sasabihin na lang niya, kung ayaw niyo sa akin, magtatayo ko ng sarili kong simbahan. Total, marami akong fans. Marami akong followers. Marami akong tagahanga. At susunod yung tao sa kanya. Kung sabihin niya sa mga tao, wag na tayo dyan. Magtatayo na lang ako ng sarili kong simbahan. Dito tayo. Pero hindi niya ginawa yon. Kahit tama siya, kahit alam niyang wala siyang kasalanan, tahimik siyang sumunod. Nagtiyaga siya. Kaya naman dumating yung panahon, napatunayang wala siyang kasalanan, napatunayang totoo ang lahat ng nangyari sa kanya. Kaya nga't ngayon, siya'y tinatanghal nating banal. Mga kapatid,
Huwag lang natin ialay yung mga sakripisyo natin. Ialay natin na ang sakripisyo natin magbigay buhay. Sabi nga sa Ebanghelyo, mamunga. Hindi lang minsanan, kung hindi mamunga tuwi na. Lahat tayo rito may sakripisyo sa buhay. Siguro ngayon, ang sakripisyo mo, yung sakit mo, ialay mo yan. Pero hindi sapat yung sakit mo. Kasi pwede kang may sakit, tapos mainit ang ulo mo rin. Inaaway mo rin lahat ng tao. Hindi ang krus. Kasi ang krus, nagbibigay buhay. Baka ang krus mo ngayon, ang sakripisyo mo ngayon, yung asawa mo. Pero, lagi mo rin naman siyang inaaway. Napagbabalingan mo pa yung anak mo. Nalululun ka tuloy sa bisyo. Hindi ang krus. Kasi ang tunay na krus, hindi lang pagpapakasakit. Ang tunay na krus, nagbibigay buhay, namumunga, at nagpapabanal. Kaya't, sa pagdulog natin sa ating mahal na pong Jesus sa Sareno, hilingin natin ang tulong ni Padre Pio. Mapagkumbaba, matyaga, at nanatiling mapagpatawad at mapagmahal. Kaya siya banal. Sapagkat magpahanggang ngayon, ang kanyang mga sakripisyo at panalangin nagbibigay buhay, nagbibigay biyaya, katulad ng krus ni Jesus Nazareno. San Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin niyo po kami. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang nagahasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain sa pamamagitan ng ating panalangin sa Ama at ang ating tugon, Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang simbahan sa daigdig naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-isang daang ani, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanang, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay, naway wag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamasarili. Manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga may sakit, naway madama nila ang mapagpagali na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga yumao, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan, at kapayapaan sa kalangitan, at yung mga nabibigatan sa pagdalamhati, naway mapatatag ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Pagdasal natin ngayon ang mga apektado ng ulan, ang mga apektado rin ngayon ng Bulkan Taal, ang mga may sakit, ang mga naghihirap, nagdurusa, katulad ni Padre Pio, naway mamunga ito ng lalong kabanalan at kabutihan. Idulog din natin ngayon ng iba pa nating mga kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magumon sa mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging aktibo kami sa paglilingkod
at tuluyan ang magbunga ito ng masaganang ani. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyup. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan upang ang inialay ngayon ni San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan, ay makapagandog sa iyo ng karangalan at makapagdulot sa amin ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Ngayong si San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mo yung dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel ang hisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yung iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na iandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, San Padre Pio and Petrelcina, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang tagapagpagaling at tagapagligtas, ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the forest that sustains me, the unique joy. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita ni San Pio ng Pietrelcina ay pagtibayin nawa at pagibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahandong sa pagkasagip. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi. At salamat din po sa inyong tulong sa simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nag
bibigay sa ating pagpapagawa ng simbahan at sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda para sa ating mga kapatid na nangangailangan, lalo na sa mga panahon na ito. Salamat po. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Salamat din sa mga naglingkod sa misa. Ang tunay na pagpapakasakit at sakripisyo ay katulad ng krus ni Jesus Nazareno. Nagbibigay buhay, namumunga ng kabutihan at kabanalan. Ang isang paborito pong dasal ni Padre Pio, yung kinanta kaninang komunyon, "Stay with me, Lord." Yun ang naging dasal niya, kaya naging matyaga siya. Kaya kahit maraming sakit, maraming dusa, maraming paniniil, nanatili siyang mabunga. Kasi nanatili din ang Diyos sa kanya. Pinanatili niya ang Diyos sa kanya. Kaya yun ang dasalin niyo ngayon. Dasalin natin sa araw na ito, lalo na mamaya, pag tayo'y nagpugay sa relikya. Katulad ni Padre Pio, ang paborito niyang dasal, "Stay with me, Lord. Manatili ka sa akin, mahal na Panginoong Jesus Nazareno." Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kabutihan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Thank you.
forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my light. Stay with me, Lord, for you. Oh,
Lord, for you are my life.
Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need
stay with me, Lord, for you are my light. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of with me. Oh, how I
forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my light. Stay with me, Lord, for you. Forget you. Stay with me.